Kanina, may nakatihaya ron eh. Pero ang dami ng daw, di ba? Saan banda? Tao mismo. May nakatihaya ang tao? Patay na, patay. Hindi, sa may iba. Sa tapat mismo ng Camp Aguinaldo. Yung unang gate, unang gate. Bakit? Siguro tumatawid ka rin. Jaywalking na naman. Sa may Charles Monument? Eh, anong tatawiran niya doon eh? Yung sa may yung edge ako, yung mga monumento ron. Yung malapit doon. Ang grabe yung traffic. Iwasan po ninyo yon. At ako'y nakasingit lang. Mga 10 minutes. 10 minutes ako na traffic ron. Ako nag-green kami hanggang Cubao. Buti ma-discarte yung akin. Biyang Cubao ka. O yun. Oo. Ando doon. Pero meron na mga... Meron na akong mga kwan doon eh. Hindi naman oh. Sogo lang pagka yung kwan lang. Investigasyon lang ng sogo. Sogo? Sogo? Suko? Sogo? Sogo? Para ka naman si Juan. Para naman. Wala naman si Rolly. Suko! Suko din din ko. Grabe, nakapula kayong lahat. Ano masasabi nyo, Ma'am Annie? Ma'am Gia! Miss Annie! Ma'am Gia! Alam mo, nagulat ako. Akala ko ko yung ano. Anyway, mga kasama, magandang umaga. Miss Nika, magandang umaga sa inyong lahat. Karen, magandang umaga. Beth, and... kompleto na, andyan na si Miss Nina. Yan, lahat-lahat na nandiyan diyan. Magandang umaga mga kasambahay sa inyong lahat diyan sa masayang pundahan ni Kuya. Ito na po sa bayan mapapakinggan at mapapanood dito sa UNTV Radio at UN Television. Thank you. Good morning, good morning. Nakaitim kami ni Nina, nakikiramay. Nakikiramay kami. Grabe. Nakikiramay. Mafia. Ano mo sabi mo, Karen, eh? Ikaw, magaling ka sa pag-score, eh. Eh, kahit sinong nakakaintindi ng boxing, hindi nanalo si Bradley. Eh, paano siya nanalo kung hindi siya nanalo? Paano siya nanalo? What happened? Lahat ng mga judges taga Nevada. Nevada? Lahat Amerikano. Yun ang nasabihin mo. Ano ba yung pang-American Idol na naman ba yun? American Idol din yun, eh. Ganon din. Hindi. Eh parang kahit yung mga NBA athletes, yung mismong tatay ni Floyd Mayweather Jr. Yes. Sinabi, yes. Ang panalo si Manny. Ito. Si De La Hoya. Malaki De La Hoya. De La Hoya. Yung mga data. Mga Except yung two judges na nag-split decision. Alam mo yung mga nanood, kasi nanood ako dyan sa SM North. Nung i-announce na yung panalo, lahat ng tao, hindi gumagalaw, tahimik. Tapos ayaw lumabas, tapos na lahat. Ayaw lumabas. Parang inaasahan nila na babawiin. Baka sa replay. Nababawiin ng desisyon. Quiet lang. Tapos may mga umiiyak. Umiiyak? Kasi mami, di namatay. Parang in denial ka kasi, Karen, hindi mo matatanggap because diba pinakita right after the fight yung score. Kaya alam mo talaga si Manny ang nanalo. Yung score naman na pinakita is unofficial. Ang highlights doon, yung ano reaction ni Pacquiao, yung natutunan niya sa pagre-relay yun. Kahit talo siya, pero pinakita niya. Very cool siya. Yun daw. Meron akong nabasa, hindi nakikinig si Manny sa naging decision. Yun. Basta sa tingin niya, panalo siya. Panalo siya. Kaya sa tingin din naman ng mga tao. Nagulat siya nung itinaas na. Tinaas yung kamay niya. Bibigay niya lang pala yung belt niya. Tapos, nung umakyat si Bob Arum, para, ano, you did well. Sabi ni, you did well, I did my best, but sabi niya, I guess my best wasn't good enough. Hindi ko talaga nakaya si Manny. Pati siya, naniniwala, natalo siya. Oo, pati yung team niya. Tsaka Bradley. Harap siya sa press con, naka-wheelchair siya. Naka-wheelchair?
Naka-wheelchair. Tsaka din nalas ng ambulance. Kaya sabi namin, teka muna, parang there's something na. Hindi, tsaka may magamagay yung Bradley. Si Bradley. Si Roach. Doon sa, doon simula doon sa una hanggang tatlo, talagang money-money. Ay, kaya ni Manny. Five rounds. Oo, talagang ano. Ang nakaka-visit, yung announcer. Bakit nga? Dalawang beses na yan, miskin nung kay Marquez eh. Pagka nag-announce ng boxing, yung by blow account. Palagi na lang, yung Brad sa blablab. Wala namang ipinapanalo para bang tagilid si... Dapat kinikari na sa score mo. Anong score mo? Aba eh, ang nakuha lang ni Bradley para sa akin, tatlong rounds eh. Three rounds. Pero pag ano siya? Pero yung iba naman, four. Three rounds. Kung merong posibleng 10-9. Aba eh, ilan lang ang minus, ha? At least dikit yun. Ito, parang... Wala eh, hindi pwedeng maging hindi pwedeng magtabla. 16-12 at saka Karine, halatang hilong-hilo na si Bradley, yung mayakap na nga kay Manny. Third round pala. Ang pag defending champion ka, kailangan mapabagsak mo muna siya before mo ma Not necessarily. Kaya lang kailangan impressive. Ang boxing kasi, hindi ma-impressive. Ano yan eh, sampu ng sampu ang score. Pagka normal lang ang labanan, 10-9. Yun lang. Eh nakailang 10-9 itong si Manny. So, tatlong rounds lang ang inalang na ang naipanalo nito. Hindi kayo yung organizer yung nag-isip ng... Luto dyan yung judges. Pero is it possible, Karen, eh, kasabi ni Bob Arum, ipapa-expel daw yung judges? Expel. Pa-imbestiga sa kulihara. Sa interview, di ba, sinabi? Hindi kayo naka-apekto nga rin na yung nanood si Pacquiao ng laban ng Miami tsaka Celtics. Kasi team niya. Nalungkot siya, nalungkot. Nalungkot nga yun, di ba? Anyway... Na-delay. O ito, kaugnay kay Pacman. Kaugnay po itong balitang ito sa Manila Times. Bitten, but unbowed. 8th Division, champion Manny Pacquiao dominated Timothy Bradley in almost every round. But it was the challenger who came home with the World Boxing Organization welterweight crown Saturday, Sunday in Manila night at the MGM Grand Arena. In a stunning decision, Bradley was awarded the championship by split decision, with judges C.J. Ross and Duane Ford scoring it 115-113 for Bradley. Judge Jerry Roth saw it 115-113 in favor of Pacquiao. Yan din po ang banner headline ng Philippine Star, Sunday Shocker. Philippine Daily Inquirer, ganun din po, judges shock Pacquiao. Bradley surprised by victory, says Arum. Manila Star today, Bradley shocks the world. Pacquiao losses in contested split decision. Richer rematch set on November 10 this year. Las Vegas, Timothy Bradley didn't need big power to beat Manny Pacquiao after all. Bradley won a contested split decision over Pacquiao, ending the Filipino fighter's remarkable run and handling him his first defeat in 7 years. It didn't come easy and it wasn't without controversy, with a pro-Pacquiao crowd booing loudly when the decision was announced. Sabi nga ni, ang sabi ni Arum, baka ito'y ganti nila sa amin, sa Marquez, ano? Before. Ginantihan kami. Pero mali. Hindi tama. Da, talagang winner si Pacquiao. Noon talaga it was practically a toss-up. Pwedeng manalo si Marquez and he wouldn't be questioned. Neck to neck yun, pero... Pwedeng manalo rin si Pacquiao at hindi mo rin maku-question. Eh baka nagka-hangover sila, may galit. Okay. Di ba? Okay. Paano yung kantang ako ang nagtanim, ang tagbayo at nagsaing? Pagkalis na maluto ay iba ang kumain. Binayo ng binayo, ginulpi. Pagkatapos, nanalo. Pero paano din? Ang kumain ng panalo, ito tentay. Si Bradley. Kahit siya naman, takot na gulat, di ba? So si Pacman shock, si Bradley surprise. Nanalo pala ako. Hindi naman na surprise dahil prior dun sa laban, lumabas na yung di ba, balita na may rematch. Oo, bit-bit na November. Yabang ni yun? Ni Bradley. Yabang ni Bradley na magkakatotoo dahil niyabang niya eh. Pinakita niya yung cheque. Di ba may cheque malaki yun?
Tapos November niya. Ano? 10 rematch. Ganun. Parang ang papa-impress siya na talo to. Bibigyan ko siya ng rematch sa November 10. The winner. Italo mo. Maging yung sports analyst ka rin na si Tolentino, sabi niya, Manny Pacquiao didn't shock the world, but the decision shocked the world. Mm. Kasi di ba hindi naman talaga ganun ka-impressive yung laro, pero hindi naman dapat talunin talaga. Hey, pero kasi Karen manonotice mo nung from 6 round to 12 rounds, hindi na masyadong nagsusuntok si Manny. Hindi. Panalo nga, pinanalo nga ni Manny yung 9, 11, and 12. Eh, hindi naman kaya kasabot si Manny Ro na ano, na may talaga ipananahin. May tatlo siya solid na sumpa. Parang kasabot. Bakit makakasabot pa? Ano motivo? Para kumita. Hindi, para... 26 million nga ang kinita niya ngayon eh. Wow, maliban pa sa paper niya. Magkano, 5 million yung kinita ni Bradley. Hindi kaya para ikasakarin yung laban ni Bradley tsaka ni Mayweather dahil para yung undefeated eh. Talagalit. Undefeated. Yung si Bradley. Para sila naman dalawa. Papayag ko naman si Manny. Kung paano sila dalawa, Nobyembre at GC. Oo. Meron na nabili. Yung tipo na mananalo ba kay Mayweather yun? Hindi pa kung mag-retire si Manny. Hindi ba manalo si Mayweather kay Bradley, eh di maganda yung magiging senaryo dahil tinalo ka na si Mayweather. Tatabangan na ang tao. Tatabangan na ba yun? Tinalo na ni Bradley, lumalabas si Pacquiao eh. Sa mga hindi nakakaintindi ng boxing, sasabihin talaga talo. Dahil hindi naiintindihan eh. Pagka marunong kang mag-score ng boxing, alam mo na. Hindi, tsaka kahit hindi ko marunong ka rin eh. Kitang-kita talaga eh. Kasi yung kita talaga. Sa tingin mo lang, sa panunood mo, maraming tama eh. Hindi naman paramihan ng tama. Hindi nga sa ganun ka rin eh. Pero ang ibig ko sabihin, yung kung ikaw nga manunood sa television lang, mas makikita mo, mas marami ang tama ni Bradley kaysa kay... Kasi ang suntok, kasi nakaganyan eh. Mm. Ang puro suntok ni Juan dito lang sa kamay. Dito nalasa. Siya na-jump, siya na-jump. Pero dito malalakas ang tunog. Pero kasama yung glove sa tunog. Ang ibig sabihin nun, matama doon sa glove, hindi lumulusot ang suntok. Kasi yan, kahit yung power punches na kay Manny lahat, importante yan sa mga judges. Yun doon nag-i-score. Kung pitik-pitik lang, sampal-sampal ka lang, ginaganong-ganong mo lang si Manny. So, paano yung two judges voted in favor of the other one? Ano yung nakita nila, hindi natin nakita? Hindi, isa lang bumoto. Ah, isa lang ba bumoto? Oo. Yung for Bradley? Eh, tabla sila eh. Tatlo, di ba? Two for Bradley, one for Pacquiao. 115. Hmm. Ano yung nakita ng mga judges na nagpanalo kay Bradley? Eh, bulag nga raw sila, sabi ni Roach. Sabi nga, bulag. Ang sabi nga, three blind mice. See how they run. May nagsasabi naman They must be expert, sabi ni Roach. May nagsasabi naman na ngayon daw alam na ni Manny yung pakiramdam ni Marquez. Oh, yun nga eh. Hindi po pwedeng ganun. Nakita mo naman yung laban nila ni Manny at saka ni Marquez. Talagang close. Ito talaga hindi hindi nasaktan si Pacquiao. Eh. Ito 8 round pa lang, alam mong dapat si Manny manalo eh. At saka tumatakbo ng mga last round si Bradley, di ba? Sabi nga ng mga analyst eh, he was never hurt. Sabi, never hurt si Manny siya sabi. Hindi ako nasaktan dyan eh. Wala talaga siyang kagalos-galos. Hindi siya nag-concert, no? Hindi kagaya nung ibang laman niya. Winner eh. Yung kahit yung kay Marquez, namagayong buka ni Manny. Parang nawala yung killer instinct ni Manny. Oo nga eh. Yung isang wala. Hindi. Nandun pa rin ang killer instinct niya. Nakita mo naman lupit ng suntok niya, no? Tumatakbo nga raw eh. Eh, magaling lang tumakbo to eh. Tsaka pag nasasaktan na siya, Karin eh, yumayakap na siya kay Manny. Oo, nagaya nito si Mayweather. Hindi kaya Karin ni napag-aaralan na rin yung mga kilos ni Manny, yung galaw. Siyempre, pero apparently, hindi niya na-master ang pag-aaral kay Manny. Sabi pala ni Manny, I respect the decision but I won the fight. Oo. Respetado niya, boxer talaga yun eh. Mm-mm. Ilang beses na bang ganyan ang boxing talaga eh. Pag gusto kang manalo ng judges, mananalo ng mga hometown decisions. Kaya dapat talaga na dapat dyan sa boxing, gawin ng computerizing. Dapat dito na lang dapat, para sure. Sino ba yung napabagsak sa Comelec? Sa second round, si Cotto, sino ba yung napabagsak na sa second round? Picos? Picos machine? Bentahan ng Picos yan. Yung Picos machine? Yung makalusot-lusot yung Picos eh. Pero sa amateur, nakita mo, di ba na may computer eh. May computer. Halos karamihan. Computerized. Bawat tama, nandun. Oh. Ang galing. Eh di lamang dyan yung mga Olympic boxer, Karen. Oo, oh, mabibilis. Nakita mo na ko, isa pang tagilid, si Donaire. Donaire?
Nakasabit sa mga kakalaban niya. Pero congratulations na isang kababayan ni Sanchez. Si Sanchez, magaling. At nanalo siya. Magsalita ka sa Sanchez. Jessica Sanchez. Sabi, Jessica. Pinagigang pinagigang. Pakasikurina. Panalo laban doon kay Hilario. Hilario. Hilario, Davide. Ngayon, ang nagilid nito si Donaire, nakita ko yung mga kakalaban niya. Malaki. Si Rotendo. Oo, mas malaki kaysa kanya. Si Guillermo. Cubano. Medyo mas malaki sa kanya. 31 anyos na. Olympian yan. Siyam na laban. Siyam na padalo. Isa lang ang hindi tulog, pinauwi lang ng nanay niya. Pansampun laban, ito na. Bagsak si Hilario, di ba? Kaya yun ang mga kakalaban. Yung tumakas mula Cuba, papunta rito sa Amerika. Parang si Casamayor yun eh. Na galing ng Cuba, tumakbo. Dahil nga walang professional boxing doon, di sila kumikita. Pagdating dito sa Amerika, sunod-sunod ang laban, panalo lahat. Isipin mo, siyam na laban lang, champion, world. Yun ang makakalaban ni... At saka nakakita mong bumitaw ng suntok, makakakaba. Unification yata. Sana naman, kasi nakakatakot din si Darcin yan eh, noong tuloy. Ng mga kalaban ni Donaire. Pero ito, yung Rotendo. Talagang pagka nakakaintindi ka ng boxing, ibang klase. Si Guillermo. Bakit ba bakit uso o naging sikat ng ganong klaseng mga sport? Yung parang papatayan sila. Kasi nung araw pa... Hindi ko kaya manood ng boxing. Nung araw pa, ang champion talaga, ang hero, yung conqueror talaga. Yung may dead ball. Nakita mo sa... Gladiator. Di ba? Alam mo yung dumi-dead ball? Ang pinapatay. Paano yung sabi nila eh, dahil daw sa ganyang pangyayari sa boxing, parang nagsisip yung iba sa, alam mo, sa UFC. Ibang sports, sa mga mixed martial arts. Hindi tatalunin ng UFC. Tamis ang hangba. Banana. Bakit hindi pwede ang UFC? Kasi kapanakapan. Hindi matetake, miskin ng mga babae. UFC. Ako hindi ko kaya. Sobre. Sobrang brutal na... Eventually, pagkaya nagkaroon talaga. Saka dumudugo na talaga. Hindi po pwede. Iba, mas glamorous ang boxing. Saka kahit saan tama. At saka mga personalidad na pinroduce ng boxing talaga, hindi kayang iproduce ng... Ako, hindi ko kilala kung sino lightweight champion ng ano, UFC. Kayo ba, kilala nyo? Eh, doon naman kasi sa UFC, Karen eh. Talagang yung talo sa kanila, baliwala lang, ilalaban na uli. Dugo-dugo ah. Basagan ng mukha. Kahit saan, tama. Ikaw ba, halimbawa, poging-pogi yung baby mo, halimbawa, mag nagkaanak ka, papayagan mong mag-boxing? Hindi. Ako yung si... Huwag mo payag si Flika. Hindi na nga sila eh. Kumagaling, papayagan ko. Sabi nung Erma, talunin niyo muna ako. Nahimatay ba si Mami D? Hindi daw, nailo lang daw siya. Sina? Si Mami D. Hinimatay. Nailo lang daw siya. Pero iba na mukha ni Mami D. Kamukha ni Jinky. Nagulat ako. Siya kinis? Hindi talaga iba. Mag-iba ang mukha. Diba? Ang bata-bata yun. Ang bata talaga ni Mami D. Ikaw kasi. Nainab ka na. Lalo na rin eh. Ikaw talaga yung... Umiyak na umiyak naman si Jinky, naging kamukha ni Mami D. Alam mo, sa tingin ko magkamukha talaga sila. Siguro kaya na in love si Pacman kay Jinky. Siguro. Lagi niya nakikita na niya. Dati marami nakikita yung resume. Hindi, may awig na ngayon. May awig talaga. Even sabi before. Sabi siguro ni, para lalo kong mamahal yung manugang ko na yan, gawin mo ako yung medyo dikit mo sa akin. Pero nagsalita na si Mami Di. Mag-rematch kayo, darating ako. Sabi niya? Parang sinabi niya. Kaya daw siya sa rematch. Di ba hindi siya nanonood, pero this time. Dating inamin niya na mag-retire na si Manny. Ngayon, nadaya daw eh, nadaya. Rematch kayo. Kung kailan pa naman nasa yung Pilipino na dahil. Pero mga Karen, iba yung analysis. Kung titignan mo yung performance ni Pacquiao sa laban niya kay Bradley, tapos kukumpare mo sa... Previous na away niya, balaban niya. Hindi, kukumpare mo sa statistics ni ni Mayweather, parang hindi mananalo si Manny malayo kay Mayweather. Kung gano'n ang style niya, sa style kay Mayweather. Tatakbo na tatakbo. Ganun din naman eh. Hindi ko mo gano'n kay Pedro, gano'n kay Juan.
kanya-kanyang ano yan, kumbaga eh kanya-kanyang iteterno mo oh. sa estilo. Nakita ko si Marquez. Sino ba magaling kay Marquez? At saka kay Cotto. Si Corona. Mas gusto ko si Cotto. Tiniris ni Pacquiao. Oh, pagdating naman dito kay Marquez, di ba? Binugbog lang ni Mayweather. Bagsak agad. Pagdating naman kay Pacquiao nito si... Iba-iba ang timpla ng boxing. Hindi ko mo tinalo kita. Talunin naman kita dahil tinalo mo. Iba-ibang estilo. Si Bradley kasi kumopia nga lang ng style kay Mayweather. Yung mga boxer kasi pinag-aaralan ng mga estilo ng mga kalaban nila eh. Kaya nga nanonood sila ng mga tape kung ano yung mga laban ninyo. Pag-aaralan ni Leon. Merong kontrapelo eh. Ibig sabihin eh, hirap ako sa'yo. May estilo ka na natural. Na hindi ko mabigyan ng solusyon. Sinasabi nila eh, paglabas ng mga tao eh, pa, may mga umiyak pa. Ganun ba talaga yung ano? Totoo. Sabi ni Mami, di tatabi daw siya sa scorer sa rematch. Ayun ba? Baka mga kung sino nag-cheating. May nampril, parang ganun. Ano yan? Huwag ganyan, walang akitan. Wala namang ganyan. Nagsiselos ka lang eh. Tatali mo si Indonesia dyan, di. Tagilid naman ako. Kaya ni Mami Diro, pagdababi sa scorer, gaganyan niya pala. Hindi lang doon mismo sa North Avenue. Pero yung ibang mga public screening, kwan, Karen, eh. Tumimik eh. Talaga hindi sila makapaniwala eh. Nakatulala lahat to, tapos pinupoko silang ganun. Kaya nga shock yung word din. Shock. Eh, sa bahay nga, nilusob ako. Ultimo maliliit na bata. And sabi? Nakatok doon, pinapasok ko lahat. Nakbo, sari-sari kami yung inabot ko. Pero... Nakipanood sa iyo, perfect. Nung matalo si Manny, kinutusan ko yung isa eh. Ngal-ngal siya. Pero pagka umaten si Mami D, sabi niya, manggagaling sa mainland China ang susuot niya. Bakit? Wow. Ang mainland suit na, ano, ang tachong sa mga. Chongsa? Bakit? Dito. Oo, ang ganito. Dalawa slip niya. Usually, isa lang eh. Magdadalawa, tatabihan yung judges. Sa gitna siya. Bahala kayo. Hindi siya sa gitna. Pagka bumababa yung score ni Pacquiao, kailangan ililis yun. Pagka medyo binubugbog sa corner si Pacquiao. Ililis, paglilinis ng inyong bintana at salamin sa bahay? At para mapanatiling makintab at walang dumi, kailangan nyo pang gumamit ng liquid soap. At para mapabilis ang paglilinis at makatipid, isa nga rito ay ang lumang dyaryo na maaaring maging disposable cleaning rag o basahan at suka naman na murang liquid cleaner. Una, mag-spray ng suka sa salaming lilinisin at ipunas naman ang lumang dyaryo hanggang mapakintab at maging malinis ito. O yan mga kasambahay, malinis na. Simple, siguradong malinis at nakatitid ka pa. Till next time mga kasambahay. Alam mo yung edad ni Bob Arum, napakatanda na rin sa boxing yan eh. Panahon pa ni Muhammad Ali dito sa Cubao, yung laban niya, Trina in Manila. Tapos isa pang pagkatanda-tanda na sa boxing. Gumagapang na nga yun pagka... nanonood. Nanonood. Gagi na nga. Si Sulaiman. Ng WBC. Ebe, hanggang ngayon buhay pa eh. Totoo. Patay na lahat. Ano sinabi ni Sulaiman? Panahon pa nila Rocky Marciano. Ano sabi ni Sulaiman? Oh. I saw money. Oh. Win 9 rounds, clearly. Oh, yung tatlo naman, I saw him, ano ito? Lose could have been. I am shamed profoundly or deeply.
I am ashamed. I just cannot understand it. It is a matter of deep concern. Sabi ni, sabi ni Bob Arum, Karen eh, I'm ashamed of boxing after this fight. Oh, kinahiya na raw niya yung boxing. Pero fighter same pareho, di ba? Ay, paano ba? Ano? Promoter, promoter siya. Karen eh. Ano, ano, ano? Stable niya pareho si Bradley tsaka si... Oo nga, eh. Siyempre, kung pareho ni stable, kikita rin siya ni Bradley. Oo, kita siya. Kaya lang, fair is fair. Yes. Hindi po pwede. Ang mabigat kasi noon, hindi siya ang nagwan eh. Yung mga judges ang gusto niyang kalabanin. Oo, oo, oh, oh, wala. Pwede ba niya mapatanggal talaga yun? Ano naman ang kasalanan ni Bradley Roon? Oo, in fairness ni Bradley, walang. Pero mong ganda ng sulat ni Ronnie. Basically, ito si Ronnie, palaging kontra rin niyang kay Manny. Kay Manny. Pero ngayon, no crime in the Philippines, high crime in Las Vegas. Eh, yung mga nandong galit na galit eh. Nakakaintindi lahat ang boxing doon. Meron kasi eh. In-interview na, meron in-interview na dating judge din siya. Mm. Pero hindi siya nag-comment eh. Dahil? Ayaw niyang... Wala siyang masabing maganda. Kasi siguro, I mean, may impression saka din siya na iba. Saka hindi ko maintindihan sino to, anong credibility dito mga judges na to? Anong alam nila sa box? Ano ulit pangalan niyo? Meron ba kayo pinag-aralang kuleyo para mag-uwi? Criteria ka rin eh para maging boxing judge. Ang mayroon sumakay sa wheelchair ito, alam mo. Lahat ang sumasakay sa wheelchair, alam ko, natatalo eh. Oo nga eh. Kamu si Corona, talo. Sumakay ng wheelchair. Ang nanalo lang, nasa ngayon, nanalong sumasakay ng wheelchair. Si Bradley. Si GMA. O basurado. Basurado lahat ng ano sa ombudsman. Nakita mo, pero, winner. Pero, hospital arrest pa rin siya. Oh, ano pa rin siya? Gustong-gusto naman ni Erap na... I-house arrest. Alam mo, babae yan. Ang puso natin, pare-pareho kami ang... Ewan kong damdam ni Erap. Pareho rin talaga kayo. Masyadong ramdaman pa kababayan. Tawad ko na yan. Kababayan tao, naranasan ko yan. I-house arrest na lang ninyo. Sabi ni Erap. Sa La Vista. Oo, sa... La Vista. La Vista, o kaya dun sa... Pahayaan niya uli yung sa kanya sa tanay? Oo, Rest house niya. Na hindi ka mabubwisit, akala mo luto yun kay Jack Dempsey, tsaka kay... Jack Dempsey? Tani ba yun? Dempsey. Ewan ko ba? Yung bilangan, bilang, dalawang count ang tawag doon, mga oddity sa boxing ha. Noong una, pagka bumagsak ka, abangan ka. Patayo. Tintatayo ka, sasapakin ka. Wala pagkakataong bilang-bilang. Boom! Tama ka. Lupasay ka na naman. Walang neutral corner, ha? Walang neutral. Grabe. Eh, yun ang ruling. Tinamaan ni Jack Dempsey yung kalaban niya. Bag! Nakagano siya. Naabangan niya. Sinesaya niya saan siya nung referee. Umanis, umanis. Oh. Sa corner. Wala pa rin na kaya ito. Tsaka lang niya naalala may ruling na gano'n. Takbo ngayon siya. Nakatayo naman to, pagbalik nila, bagsak siya. Siya naman ang bumagsak. Bagsak siya, tulog siya. Nakapagpahinga eh. Dalong bang. Parang yung nangyari dun sa ano rin, yung bagay yung laban ni Pacquiao, no? Yung si Jones, 11 rounds. Saka si Bailey. Ay, hindi naman. For 12 rounds, 11 rounds. Si Bailey. Bailey, tsaka si Jones. Si Bailey, 11 rounds, kanya lang. Nakaganon lang, parang may martilyo siya rito ba? Inihintay. Na ayaw isuntok. Mga tao, talo na yan. Ayaw isuntok. Kaya ko naman sabi ko rin sa mga nanonood, itayin nyo yan, suntok ba yan? Pag tumama yan, magugulat pa kayo, titihaya yan, isa na yan. Parang tama nyo, mandahin, tama niya, no? Pag ganun lang, oh. Tandi rito lang yung martilyo niya, oh. Ginano ng konti, 9 round, ano? Pak, lumusok. Pak, bagsak. Pak, tayo. Ganun may martilyo. Pag 11 ang palipas lang na isang round. Pagkatapos 11 round. Warak yung kanya ilong eh. Ito, binigyan dito yung mukho. Ito. Pangalawa. Salubong na salubong. Ala na, tulog na, hindi na gumising. Hindi na makatayo. Sabong daw yung ilong karin eh. Wasak yung ilong. Wasak yung ilong. Lakas ang... Ang sabi,
eh, mali, nagkamali ka eh. Dapat yun, iniwasan mo na lang yung kanan eh. Masyado kang nirambol mo na nirambol. Akala mo, meat lar yun, hindi totoo yun. Ano nga eh, 37 ang pinatulog eh. Caretaker nga. O caregiver. Dami ba sa kalaban ka niyan, matutulog ka. Ano nga eh, knockout king. Knockout king. Magkano ang matatanggap ni Manny? Magkano rin yung Malamang na matatanggap ng presyo. Magdidikta na rin ng presyo. Siyempre. Hindi naman po pwede. Yan champion. Champion na ako, defending champ. Si challenger na si Manny. At ikaw, Manny, si Manny, mapapapayag mo kagad yan. Dahil... Gusto niya patunayan na... Hindi ka man champion eh. Mapapapayag mo dahil may ipuprueba siya. Pagka dininay mo ng rematch yan, ayoko. Ay magmakaawa si Manny. Kaso kaya na ang mahirap lang. Meron siya ipoprema kailangan eh. Pero may mga nagsabi mag-retire na siya, mag-kongreso na lang. Oo. Hindi mo mapipigil ang passion eh. Kapatid niya. Ano sabi, kapatid niya matanda. Hindi mo mayayanin yung passion ng tao. Yun ang buhay niya eh. Baka hindi po pumayag yung mga Amerikano na matalo sa pangalawang pagkakataon, 'di ba? Kay Mosley natalo. So umiral daw yung ugali ng mga Amerikano na gagawin ang lahat. Wag lang matalo ulit. Wag lang matalo ulit. Ayun, kaya kahit talo, pinanalo. 'Di ba yung kay Jessica Sanchez, tinalo kahit mas magaling. At saka ano eh, bagsak kasi ang Amerika ngayon eh. Miski yung presence nila ngayon dito, kailangan nila eh dahil parang hindi na sila nirirespeto eh. Kailan ba eleksyon nila kanin eh? Ah? Sa US? Ito na, di ba? Ito yata parating na eleksyon na November yata, di ba? Ah, tama. November. Ah, magkakapera uli sila kasi November uli yung one eh. Rematch. Hindi, ang mahirap nung kanin eh, yung parang nangyari kay Tyson. Di ba? Tinalo ni si Tyson yung champion. Eh, tinalo siya ni si Douglas ba o si Bruno? Si Buster Douglas. O si Douglas eh. Pagkatapos, magre-rematch dapat sila, kaso tinalo naman si Douglas ni... Holyfield ba? O si Bruno? Si Bruno yata. Holyfield. Na nakakuha ng rematch si ano, Tyson. Nabigat yung ano na, ng Amerika, katayuan ng Amerika kay Obama. Medyo down ng Amerika. Galing lang magsalita. Nang una, alam na naghihirap ang Amerika. Tapos may utang pa sa China. Tapos eh, ito naman si Pinoy, parang nagbubolontaryo. Ano? Na ibalik yung mga base militar dito. Maraming investment na dala. Hindi naman sabi, Karen, eh. Ang sabi lang, pwede nilang gamitin yung Subic at saka yung Clark. So, they're in-open pa rin. Pero gagamitin yun, hindi, ayun na yun. O paano? Anong klaseng gamit? Alam kasi maraming mga... Alam mo, mahirap. Pagka nandirito, mga permanent na ano, bigyan target tayo eh. Marami nga kung ngayon. Ngayari nyo naman yung mga... nadali yung Clark, nadali yung Sangli, nadali yung Subic, panahon na naman ng hapon. Ang hirap. Nadali yung eh ngayon, nung panahon na hapon, bomba lang. Eh ngayon eh, tigdas na, laban na. Anong tigdas? Misil. Ah. Talaga itong babae ito. Sabi lang, ganun lang. Kasi kahit yung sa... Nagulat nga ako, nabasa ko sa Kuan Karen eh, yung the visiting forces agreement naman ng Singapore, nire-review na ngayon sa Senate. Pati pala Singapore, meron pala ng... Ah, meron din. Dito, okay. Dati, di ba, last week ang diniscuss natin was Australia. Ngayon, meron palang Singapore. Eh, hindi naman tayo pwedeng magpadala rin doon. Eh, saan kayo pupunta? Sentosa. Ang liit. Sentosa kayo pupunta. Oh, mag-gulp na lang kayo sa Sentosa. Okay. Okay.